naman. Medyo awkward, ano? Yeah. He has not fought for 10 years. Oh. One graduate. At, tinigil na. Hindi na po bago ang salitang game fixing sa kahit anumang sport, lalong-lalo na sa mundo ng boxing. You fix fights to win in order, again, to position someone strategically. Dito nga sa Pilipinas ay mayroon tayong napanood noon na kumbaga mapapaisip ka na lang kung bakit kaya hinayaan na mangyari ang laban na ito. Ang pag-uusapan nating matchup ay bagamat dito po sa Pilipinas ginanap, parehas namang mga dayuhan ang magkatunggali. July 11, 2015 sa undercard ng Donnie Nietes versus Francisco Rodriguez Jr. may isang laban na isiningit ang mga Meksikano. Ito nga ay ang bakbakang Jorge Kawagi versus Ramon Olivas. Si Kawagi ay may kartadang 11-0. Lahat ng kanyang mga panalo ay natapos via knockout. Samantalang si Olivas naman ay may 13 panalo at 3 talo. Oongat undefeated itong si Kawagi at nagawang mapanalunan noon ang WBC International, WBO Latino at ang Mexico Cruiserweight title. Pero hinihinala na lahat ng kanyang mga laban ay puro bayad. Kumbaga binili na niya ang panalo bago pa man magsimula ang laban. Mukhang ang boxing eh ginagamit lang ng Meksikanong ito para pandagdag lamang ng kanyang resume. Dahil ang balita natin eh isa rin po siyang lawyer at politiko sa kanilang bansa. Sa kanyang ang laban kontra kay Ramon Olivas na ipinromote ng Ala Boxing at inere naman ng ABS-CBN Sports ay kitang-kita kung gaano kapangit ang nangyaring laban. Sa katunayan parang nanonood ka lang ng isang comedy skit. Slow motion ang galaw ng dalawang fighter. At kagulat-gulat na kahit dumampi lang ng kaunti ang gloves ni Kawagi sa panga ni Olivas, ay na-knockdown na ito agad. Medyo awkward, ano? Yeah. He has not fought for 10 years. Oh. Kahit nga siguro bata ang makakakita sa sagupaan na ito, ay hindi maniniwalang totoo ang laban. Awkward sumunto. Elbow na tumatawa. Ayun. Ito na, sunod-sunod na. He's a law graduate. Law graduate. Bukod sa peking bakbakan ay kapansin-pansin din ng katawan ng Mexican lawyer. Halos purong produkto ng surgery. Sa totoo lang ang karera ni Kawagi sa boxing ay isang kahihiyan para sa Mexican boxing community na nakapag-produce na ng mga boxing legends kagaya nina Julio Cesar Chavez Sr., Marco Antonio Barrera, Eric Morales, Juan Manuel Marquez at napakarami pang iba. Buti na lang din at ang laban ni Kawagi dito sa Pilipinas ang kanyang huling pag-apak sa itaas ng ring bilang isang professional boxer. We have a winner by technical knockout, Jorge Kawagi!